Ang topic natin ngayon ay nirequest sa ating kaibigan na si Susan. Ito'y tungkol sa tinatawag na multi-purpose assault crop or MPAC na dinidevelop para sa Philippine Navy at ito'y gawa dito sa Pilipinas. Na ibig sabihin, ito ay gawang Pinoy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang multi-purpose assault craft ay originally dinidesign ito para magkarga at maghatid ng tropa sa mabilis na paraan hanggang nadagdagan ang role nito kasama ang maging interdiction, surface warfare at search and rescue at pinaplano ng Philippine Navy na magkaroon ng 42 na vessels na ganito pero hanggang 12 lang ang nakumpleto at nideliver. At noong 2019, ang bagong version ng MPAC or multi-purpose assault craft na tinatawag na MK3 ay ang pinakaunang vessel sa istorya ng Philippine Navy na armado ng missiles. At ang multi-purpose assault craft or MPAC ay gawa ito sa aluminum alloy at ito'y pinatakbo ng water jet engine at may range ito na 560 km at may maximum speed na 47 knots at kaya nitong magkarga ng 7 na crew at 16 na mga sundalo. Noong 2009, ang Philippine Navy ay nag-order ng unang tatlong batch ng multi-purpose assault craft or MPAC sa isang Taiwanese company na ang pangalan ay Longtay Shipbuilding Company Limited. At ang barko na ito ay na-commission at nag-umpisang mag-serbisyo noong May 22, 2009. At ito'y tinatawag na MK1 version. Pagdating ng 2011, ang Philippine Navy ay umorder pa rin ng additional na tatlong MPAC pero ito ay gawa na dito sa Pilipinas sa isang Filipino company na ang pangalan ay PropMec Corporation. At ito ngayon ay tinatawag na MK2. At ang first sa pangalawang batch ng MK2 ay na-commission noong May 22, 2012 at ang kasunod naman na batch ay na-commission noong August 6, 2012. Pagdating ng 2016, ang PropMec Corporation ay kinuntata uli para sa adisyonal na tatlong barko o tatlong vessels sa halaga ng 90 million peso at na-deliver ito at na-commission noong May 2017 as part of Philippine Navy 3rd Boat Attack Division o Philippine Fleet Littoral Combat Force at ang mga armas nito ay na-deliver din noong May 2018. At noong September 2017, ang Department of National Defense ay nag-release ng tender to procure para sa additional ng tatlong MPAC MK3 at ang Department of National Defense ay naglaan ng budget ng 90 million kasama ang weapons para sa ganitong MPAC MK3 version. Noong May 2018, ang Department of National Defense ay nagpahayag sa kanilang balak na maglagay ng Spike A missile para sa MK1 at saka sa MK2 para maging kagaya ito sa MK3 version. Pero noong last February 2020, ang Philippine Navy ay nagpahayag na ang MK1 version at ang MK2 version ay sa halip ay lagyan na lang ng Mini Typhoon Remote Weapon Station. Ang bidding sa MK3 version ay dumaan sa tinatawag na post-qualification noong July 2018 at inumpisahan ang construction noong November 2018. At na-deliver ito noong August 2019 at nag-serbisyo at na-commission noong September 2019. At ang apat na batch, ito ay MK4 version ay minsan din dinidesignate na isa itong parte ng MK3 version. Armado din ito kagaya ng MK3 at nakaschedule ito na lagyan ng Spike ER missiles last quarter ngayong taon na ito na 2020. Ang bagong version ng MK3 at MK4 ay may haba itong 17 meters, mas malaki ito kaysa MK1 version na 15 meters lang. At ang MK2 version naman ay kasing laki din ng MK3 at MK4 version. Ang multi-purpose craft or MPAC ay napasabak na sa maraming combat mission gaya noong May 2010 noong ginagamit ito laban sa mga MILF sa Basilan. Ang MPAC ay ginagamit para mag-extract ng PICOS machine na ginagamit sa eleksyon at ang mga MILF naman ay gustong isabotahe ang eleksyon. Ginamit din ang vessel na itong multi-purpose assault craft noong 2013
para sa search and rescue operation sa lumubog na barko na MV St. Thomas Aquinas na pag-aari ng Togo Shipping, kung saan kumahigit 100 na tao ang namatay. At noong September 2013, apat na MPAC o Multi-Purpose Assault Craft ay napatrulya sa coastal village ng Zamboanga City para mapigilan ang mga sympathizer ng MILF sa Basilan at Sulo na mag-reinforce sa kanilang trupa sa Zamboanga. At noong March 2016, dalawang MPAC at Naval Western Mindanao ang ginamit para ma-intercept ang isang barko na ML Fatima Raj Auna sa baybayin ng Arena Blanco, Zamboanga. Ang barko na MV Raj Auna ay may kargamento na 1,500 sacks na smuggled sugar na gustong ipuslit ng mga smuggler. At noong December 2017, ang MPAC o Multi-Purpose Assault Craft ay na-assign para magbantay sa province ng Tawi-Tawi doon mismo sa maritime border ng Malaysia at Philippines. At noong April 2018, ang Multi-Purpose Assault Craft ay nakahuli naman ng isang Mongolian registered na barko, ang MV Diamond 8, malapit sa Ulunga Island, sakop ng Zamboanga, Sibugay. At dito nalaman na ang barko na MV Diamond 8 ay may kargamentong smuggled rice na may halaga ng 67 million piso, at ang mga sailor ng MPAC ay binigyan ng Bronze Cross of Medal dahil sa accomplishment na kanilang nagawa. At noong December 2018, ang MPAC kasama ang ibang barko ng Philippine Navy at ang Philippine Marine Corps at ang Naval Special Operation Group ay nagkandak ng amphibious operation sa Minis Island, Patikol, Sulo, at dahil dito napatay ang 7 na Abu Sayyaf bandits at nahuli pa ang 10 ng mga suspect at mga armas at iba pang mga weapons. At last April 2020, ang MPAC o Multi-Purpose Assault Craft ay ginagamit din para mag-deliver ng mga relief goods para sa mga patient under investigation or PUI at PUM or person under monitoring dahil sa coronavirus pandemic. Noong November 3, 2020 or 3 weeks ago, so bago lang itong mga pangyayari na ito, ang Multi-Purpose Assault Craft MK3 ay na-intercept nila at napatay ang 7 na Abu Sayyaf kidnappers na nakasakay ng pambot, at hinabol ito ng MPAC o Multi-Purpose Assault Craft doon malapit sa Parang Sulo, kasama din sa paghabol ang helicopter ng Philippine Air Force ang Augusta Westland. Ang mga bandidong Abu Sayyaf ay hindi umubra sa tulen at armas ng MPAC o Multi-Purpose Assault Craft MK3, dahil alam natin ang MPAC MK3 ay armado ito ng tinatawag na Spike ER missiles na galing sa Israel. Maraming nagawang matagumpay na misyon ang MPAC o Multi-Patrol Assault Craft, lalo na sa lugar sa Zamboanga, Sulo, Basilan, at kung saan maraming mga smuggler at mga terrorist at mga insurgents. Kaya sana matupad lahat ng mga plano ng Philippine Navy na magkaroon ng 42 na ganitong vessels. Kasi ngayon, 12 pa lang lahat ang na-delivered at nagsiserve sa ating Philippine Navy. At malaki din itong karangalan sa mga Pilipino dahil ang mga sasakyang pangdagat na ito ay ginawa ng mga Pilipino at dito mismo ginawa sa Pilipinas. Pero bago tayo magpaalam, i-shout out ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Junzi Hack Daniels 52, ni Tito Bob Cooking Vlog, ni Conrado Balubal, ni Ivan Cruz, ni Diosdado Jr. Marquez, ni Janley Tuburan, at saka si Jubal Sayusa. Hanggang sa susunod, maraming salamat.